So what's up mga Lodi? Daladala ko ngayon si Sammy. I-breed natin siya mamaya mga Lodi. Meron kasi tayong male na salmon, so i-breed natin siya. Eh siguro time na niya para ma-breed, fully matured na siya. So bago tayo mag-start sa vlog na to, gusto ko lang i-shout out si Real J, tropa natin sa Laguna, si Spider Api, yan sa Laguna rin na tropa. Si Ibok Official, tropa sa Bulacan, at si Kasunggab TV at Bovels TV, yan mga idol natin na spider vlogger. At sa lahat ng mga nagbo-vlog patungkol sa gagamba, shout out sa inyong lahat. Umpisahan na natin ang breeding. So ayun mga Lodi, ito fully matured na male salmon. Makita nyo, iba na yung itsura niya. Yung gloves niya yun, malaki na compared nung dati. At yan, salmon yan. Kita nyo naman yung markings mga Lodi. Oh. So, very rare yung male salmon sa dito sa atin. Tapos, ayan, kita nyo yung dati niyang pinagmultan. Malit lang yung kanyang gloves. Kasi, siya, sub-adult siya nun. Ngayon, fully matured. So, isalang natin siya kay Sammy. Yan si Sammy mga Lodi. Dati, ang lit lang yan. Maalala nyo, di ba? Yan, oh. From exact na pisa, inalagaan natin. Nga lang, mas maraming video dun sa sa page natin kumpara sa whitey natin about kay Sammy. Tapos yun, inalagaan natin siya hanggang sa 8 months na siya sa atin mga Lodi. At it's about time siguro para isalang na siya dahil fully grown na siya. Ngayon, ang cute niya dati. Kaya isasalang natin siya sa isang matured male para meron tayong next generation na diba? Na Sammy. So, isalang na natin siya. Ilagay na natin tong male sa loob at sana makabuo sila ng alam nyo na. Kaya yun, sana galingan ng male natin para makabuo sila. Kung mapapansin nyo mga Lodi, nagda-drums yung yung male. Yun yung way nila para masabing hindi sila food. Alam nyo naman, pag natrap ka sa sapot ng gagamba, it means pagkain ka sa kanila. So, yun yung sign na hindi siya food, manliligaw siya. At gusto niya ng mating. So, kung mapapansin nyo, merong something sa puso ni Sammy, diba? Ayan yung epigynum, ayan yung pinaka-ari ng female. So, ayan yung pinaka-itsura niyan mga Lodi sa malapitan. Tapos, yung male, yung sa gloves nila, may parang string dyan, i-insert nila dyan sa loob ng epigynum, yung similia. Yan. Para makabuo sila. So, ang eksena, parang ganito mga Lodi. Yan, ganyan yung pinaka-eksena niyan ng actual na mating nila. Kung paano ini-insert nung male yung kanilang similia sa epigynum ng female. Kaya sana maging successful tong breeding natin na to. Tsaka yan, tingnan natin. Gumagalaw-galaw naman sila eh. So, may interaction naman na nangyayari. Kita nyo, yan o. Diba, naghaharap sila. Tsaka yan, kung makikita nyo yung pwesto ni Sammy, hindi siya naka-attack position. So, alam niya na manliligaw yung kaharap niya. Tapos parang pinapakita niya na rin yung sarili niya. So, talagang ready na siya sa mating mga Lodi. Kaya sana talaga maging successful to. Tsaka hindi naman ganun kabilis ang pag-mate ng mga gagamba mga Lodi. Siyempre, nagkakapaan din yan, diba? Tignan nyo naman, ayan, bigyan natin sila ng time na magligawan. Aba, natae pa. Na-excite si Sammy, kaya natae to. Gago! So, yun. Hintayin-tayin natin na magdikit sila. Tsaka risky itong gagawin ng male, syempre. Possibility din na makain sa dyan. Diba? Pero sana wag naman. So, ito na mga Lodi, yan. Oh. Yan. So, nagdidikit na sila. Yan. Sige, kaya mo yan. Lapitan mo lang ng lapitan. Sige. Isa pa. Uy. Okay lang yun. Try again. Hindi madaling sumuyo ng babae, mga Lodi. Pero at least, diba? Gusto rin ng babae, tinan mo. Gusto rin sa amin. Diba? Yung panliligaw sa kanya. Kaya lang, kabado tong male eh. Tingnan nyo. Patalon-talon. Basta, may mangyayari at may mangyayari din sa dalawang yan. Imposibleng wala. Kasi tignan nyo yan, nagdidikit na sila mga Lodi. Diba? Sige lang. Yan. Yung inaabot niya na yung pedipalps niya dun sa may epigynum. So, yan. Tayin-tayin lang natin. Medyo matagal talaga yan. Pero bibigay at bibigay din yan si Sammy mga Lodi. So, tingin ko ito na nga yun mga Lodi. Ayan na yata. Ayan na. So, ayun mga Lodi, kita nyo naman, nagdikit sila ng matagal-tagal din. Tingnan nyo yan, oh.
sana ayan makawala siya ng safe, 'di ba? Para kahit papaano magamit pa natin siya, 'di ba? So ayan, uy. Oh no. Putik 'yan. Mga lodi, hindi siya nakawala, unfortunately. Pero pinilit niya, tingnan niyo naman 'no. Kumalas na siya eh. So it means nagawa niya na 'yung dapat niyang gawin, na-insert niya na 'yung similya, 'di ba? Sa female, pero 'yun, hindi ko na inawat mga lodi kasi mahirap na. Kaya bigyan na natin sa kanya yan. Tsaka nga pala may nabasa din ako na ano, about sa bakit nila kinakain yung ano, kamate nila. Sa mga orb weaver to mga lodi ha. Hindi lang sa mga black widows. Sa lahat ng orb weaver to mga lodi. So kinakain nila yung male kasi may protein yun. Nagre-ready sila sa ano, paglilay nila ng egg. What? Diba? Para healthy sila. Bro, what are you talking about, man? Diba, parang ganun. Yung pagkakaintindi ko eh. Kaya kinakain nila yung male. May mga instances pa nga na yung male na daw mismo yung nag, you know, bibigay sa sarili nila. What? Para kainin sila. What the fuck? Ganon, may mga ganon eh. So medyo weird talaga yung ano, mga gagamba, di ba? Kaya ayun. Pero yun, sana successful to. After 3 days nito papakainin ko, bubusugin ko ng bubusugin. Tingnan natin kung makapaglay siya ng egg at kung successful, di ba? So yun lang, salamat sa panonood mga lodi. Hanggang sa susunod mga lodi. Peace.